Good morning! Kamusta kayong lahat? Pasensyahan niyo na po ang aking itsura. Napakainit talaga dito sa Muscat. Paglalabas ka ng bahay, taktak talaga yung pawis mo sa sobrang init, yung singaw, parang nasa hot proper ka. At ang aga ko ngayon ko ang aking anak sa school dahil exam nila. Napakainit ng panahon ngayon, guys, kaya mag-iingat po tayo. Yung napanood kong news, no, na kita ko sa TV, yung nangyari sa Manila Post Office na nasusunog. Grabe talaga yung mga damages, ano, yung mga painting, yung mga stamp, national IDs, naging abo. At ito pa nakakalungkot. Bakit? Kasi walang fire alarm yung gusaling yun. Yung gusaling yun is historical yun, di ba? Dahil napakatagal na yung building na yun. At ito pa nakakalungkot, walang sprinkler at nagkaubusan daw ng supply ng tubig. Doon na sila kumukuha ng supply ng tubig sa Pasig River. Nakakalungkot. Kaya mag-iingat tayo, guys, dahil sa panahon ngayon napakainit talaga. Para maiwasan natin yung sunog, mag-iingat tayo. Yung mga saksakan natin, pag aalis tayo ng bahay, kailangan tanggalin natin yung mga saksakan. At ito pa, iingatan natin yung mga gasol natin, kailangan naka-off. At yung mga lighter, huwag hayaang, pag may mga anak kayo sa bahay, huwag hayaan yung lighter na naka-expose sa mga bata. Baka mamaya mag-open-open sila ng lighter at ito ang maging dahilan sa sunog. Kailangan mag-iingat talaga tayo, guys. At yung mga nasa bundok naman, no, huwag tayo basta-basta magsunog ng mga patay na dahon, para hindi, kasi pag magsunog tayong patay ng dahon, madali siyang kumalat dahil sa sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kaya mag-double ingat tayo para maiwasan natin yung mga sakuna. Napakadelikado. Alam mo ba, guys, nangyari din sa akin noon 2 days ago, yung anak ko, binuksan niya yung stove, yung isang ay ng stove, no? Binuksan niya, naglalaro siya. At ito, nagmamadali ako noon, lumabas lang ako dahil kinuha ko, may order kasi ako sa labas. At yung asawa ko natutulog, yung anak ko naglalaro. Buti na lang yung instinct ng asawa ko, meron siyang napapansin na kakaiba, bumangon siya, nagpunta sa kusina. Yun nga, naaamoy niya yung gaas. At iyon, binuksan niya yung mga bintana, yun pala, naka-open yung isang eye doon sa stove, yung anak ko binuksan, kaya delikado talaga, guys. Kaya mag-double ingat talaga tayo. Taktak na yung pawis ko na, guys, no, kahit naka-easy na ako dito sa loob ng sasakyan, kasi galing ako sa labas, hinatid ko yung anak ko, pagbaba mo talaga ng sasakyan, as in, taktak talaga yung pawis mo sa sobrang init, kasi nga, ano yung singaw dito, parang, nasa loob ka ng hot proofer. Napakainit din dito sa Muscat. Kaya, guys, mag-double ingat talaga tayo para maiwasan natin yung sunog dahil ang panahon ngayon napakainit. At paglalabas din kayo ng bahay, huwag nyo din kalimutan na magbaon kayo ng tubig. Lalo na dito sa Middle East, ano? Para maiwasan nyo yung dehydrated. Napakainit din dito, guys. Kung ang init sa Pilipinas, mas init dito sa Middle East. Dito sa Oman, paglalabas ka, taktak talaga pawis mo sa sobrang init. Yung init dito kakaiba, parang yung singaw niya, parang nasa hot proofer ka talaga. Kaya kung ang dami kong baon ng tubig, paglalabas ako, ayan o, taktak na yung pawis ko, naka-easy na ako dito ha, pero taktak pa rin. Kasi kakalabas ko nga lang, hinatid ko yung anak ko sa labas ng gate ng school nila. Pero napaka-init, guys, iba talaga ang weather dito, yung singaw niya, napakainit. At buti nga lang, alhamdulillah, ganito lang, minsan pa nga magkakaroon dito ng sandstorm. Pero sa panahon ngayon dito, tag-init, sobrang init. Kaya para maiwasan natin yung mga sakunang sunog, kailangan mag-iingat tayo. Yung mga saksakan, yung mga cellphone nyo, huwag nyong palagi lang na hinayaan na naka-charge, baka mamaya. Kasi may nangyayari din ganun, no, no, yung na-overcharge tapos sumabog. Meron pa nga nangyayari yung e-bike na china-charge, tapos yung mag-asawa tsaka yung anak nila natutulog tapos sumabog at nasusunog yung bahay nila. Para maiwasan natin yung mga ganun, mag-double ingat talaga tayo, guys.
kasi sa sobrang init nga. Kaya yun lang po guys, at mag-ingat kayong lahat. God bless.